Ang kulit naman talaga kasi nitong si Manang Amy, ano ho, naniniwala pa rin siya na kahit papaano ay buo pa rin daw ang unity team. May lamat lang, yun yung sabi niya eh, may lamat na ang unity team. Na ang ibig niya rin sabihin, pwede pang maayos ito. So tignan na lang natin ang susunod na mga steps, mga kabanata, kung ano nga ba ang mangyayari sa unity team, kung meron ba talagang unity team. Because kung totoo na may unity team, abay pwede talaga yung maisalba. Pero from the very start kasi, wala namang unity team na nabuo. Kaya mahihirapan kang isalba ang isang bagay na niminsan ay hindi naman nabuo. O di ba? Sabi niya, palagay ko ang unity team ay may lamat na. Palagay mo. Palagay daw niya may lamat ang unity team. O di ba? So Senator Amy Marcos reveals cracks in unity team alliance between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte because of the political interference. At kung natatandaan niyo po ang pahayag ni Senator Escudero, yun nga, ang pinagmulan talaga natong gulo na ito ay ang confidential funds ni Sara Duterte. Hindi na pagbigyan, okay? Sige, wag na lang, nagtampo na. Pero yun nga, ang naiisip din at ang pagkakaalam natin, nandyan pa rin naman daw yung mga fund na yan eh. Yung tipong kinonvert lang sa ibang line item, sa ibang label para hindi nga naman masyadong halata. Gagawa at gagawa ng paraan itong mga honghang na ito para magkaroon ng mas malaking pondo. Obvious ba? Diba? Na yung mga kalimitan pa ha, kalimitan. Yung may mga malalaking pondo, halimbawa yung nangyari po sa Davao, ay diba 51 billion daw ang allocation ng Davao, yung distrito na itong si Bastpulong Duterte ba yun? Anyway, yung distrito niya, meron daw na allocation na 51 billion in 3 years. Pero anong nangyari? Questionable. Dahil kung talagang ganun kalaki ang budget mo, siguro nagawan mo rin ng paraan kahit papano yung mga measures para hindi grumabi, para hindi masalanta ng ganong katinding baha ang lugar mo. Diba nakikita natin na dito sa Davao, pati na rin sa Ilocos, mukhang ang daming hindi magandang nangyayari. Tapos kabaliktaran ang pinaniniwalaan ng mga taga dyan na sila ang isa sa pinakamaunlad na syudad, na pinakamatahimik na lugar, okay? Na pinaka-safe na lugar, lahat ay kabaliktaran po dyan. O, diba? Palagay ko ang unity team, may tama na, may lamat na pagkakaisa. Wala namang pagkakaisa ever since. Ang nangyari lang, pareho kayong naggamitan at gusto niyong lukohin ang mga kababayan natin, ang publiko. Siguro sa panahong ito, dapat talagang madala na tayong lahat. Madala na nakapo, puro panluloko ang ginawa na itong dalawang pamilyang ito para sa or sa ating bansa. Puro kadramahan at ang madalas na ginagawa or sisisihin ay ang publiko. Katulad ng sinabi na sa Amy Marcos na kung ay misinterpreted, binibigyan ng ibang kahulugan ng publiko ang pag-aaway or ang away na ito between the Marcoses and the Dutertes. Abay sinisipa ang publiko. Diba?